guys. Tinan niyo yung dunya, guys, oh. Hindi siya, pag, alam niyo pag okay na yung do, guys, ganito siya. Ayan, hindi siya dumidikit sa kamay mo kahit hawakan mo. Ibig sabihin, okay na to, guys. Ayan, tama na yung masa niya. Guys, ano lang to, ano to, isang kilong harina to. Tapos, konti lang asin, pampalasa. Tapos, ang olive oil na nilagay ko dito ay isang pinggan at kalahati. Ayan, tinan nyo. Malambot siya, guys, oh. Ayan, malambot na siya. Yung tubig kasi, guys, depende sa gagamitin nyo na ano, na, na harina, kung ilang flour ang gagawin ninyo. Ayan, ito isang baso lang na ano to. 1 cup na water lang to, guys. Ayan. Ayan. Tatakloban natin siya ngayon, guys. Ayan, takloban natin siya. Ayan. Ipahinga natin siya, guys. Takloban natin ng mga 1 hour siya, guys. Bago natin siya gamitin pang, ano, pang bread sa sambusa, guys. Ayan. Hello, guys. Ayan, welcome to my channel. Again, ang inyong service in Dinang Saudi, guys. Ayan. Magluluto ako, guys, ng sambusa ulit. Pero ang sambusa na to, para lang dun sa alaga ko. Kasi yung alaga ko, hindi siya kumakain ng may sibuyas, may bawang, tsaka may mga kulay green ng mga dahon-dahon. Hindi siya kumakain nun. Ang gusto niya, guys, plain lang. Kaya sineseparate ko siya ng para sa kanyang pagkain. Ayan, gagawa ko ito. Ito yung meat. Beef siya. Ground. And then, ang gagamitin ko lang, guys, ito. Ayan, guys. Yan yung gagamitin ko. Kalahating kilo to, guys, tong beef ground. Tapos, ayan, cumin, black pepper, tapos ito yung 7 spices na baharat nila. Ayan, guys, may onion powder ako. Ayan, onion powder at saka garlic powder. Nagpapabili talaga ako sa amo ko niyan kasi nga alam nila na ayaw nung alaga ako ng ano, nang makikita niya yung sibuyas dun sa niluluto tsaka yung bawang. Tapos ito, oil. Ayan lang, guys, yan lang yung gagawin ko. Tapos lalagyan ko siya ng itlog pagkatapos. Ayan. Tara, guys. Madali lang gawin niyan, guys. Igigisa ko lang siya. Ayan. Yan ang mantika, guys. Nandito na. So, wala naman ako, guys, na igigisang bawang at sibuyas. Ilalagay ko na, guys, yung meat. Hindi ko na siya hinugasan, guys, kasi press naman siya. Kaya hindi ko na siya hinugasan. Ayan, mahirap minsan pag ganito yung mga amo mo, yung mga anak. Pero talagang ayaw, guys, kung alaga ako. Pag nakikita, tinatry naman niya, guys, na kainin. Kaso lang talagang magkakasakit siya. Magkakasakit. Sinusuka niya. Ayan, disenyo ko lang ako, guys. Yung guys, lagyan ko siya ng black pepper. Hi! Hello! My friend's coming. Ayan, lagay tayo ng cumin, guys. 1 spoon. Small lang to, guys, ha. One and a half. Tapos ito, guys. Ano to, guys, mix spicy na nila to dito. Yung sa amoy nila, yung amoy ng pagkain nila, yun. So, ito, garlic powder, guys. Ayan, garlic.
Guys, mas expensive pa kaya yung mga ganitong powder kaysa dun sa natural. Kaso lang wala magawa yung amo mo. Ay, yung amo ko. Kasi guys, hindi makakain yung anak nila pag hindi bumili ng ganito. Ayan. Onion powder, guys. Ito, ilagyan natin ng asin, guys. Ayan, guys. Napaka-plain lang niya. Ayan. Guys, kailangan siya, pag nagluluto nitong sambusa, kahit may green siya, kailangan, guys, ma-dry siya. Dry yung meat niya. Kasi para wala siyang maging sabaw pag inilagay niyo diyan, inilagay niyo siya sa dough. Ayan. Lalagyan ko to ng itlog, guys. Imimixan ko siya ng itlog. Ayan ang aking nilagang itlog. Maliliit lang na maliliit siya, guys. Guys, ang pagkakaiba nito dun sa ano, dun sa may mga green at saka yung ginigisa sa sibuyas, bawang, ganun, ano lang, yun lang. Pag yung mga dahon na green, guys, inilalagay siya pag ganito, pag tapos mo na siyang lutuin. Tapos, kailangan malamig na yung meat bago mo ilagay yung mga kulay green. Yung kusbara, onion green, ano pa ba itong mga nilalagay na syabat, kung tawagin nila, guys. Basta lahat ng green na gusto nilang ilagay dyan, guys, sa meat sambusa. Para hindi siya dry, yung kulay green niya. Kailangan, i-ano siya, guys, palamigin mo muna yung meat bago mo ilagay yung mga green. Para hindi siya maluto, guys. Ayan. Pero almost yung pagluluto, guys, the same lang naman. Tapos yung iba kasi, nagkakaproblema sila sa paggawa ng dough, guys. Ayun, dun sa dough. Yung iba, hindi nila maano yung paggawa ng dough ng sambusa. Ayan kasi yung iba, guys, kaya akong tataka, marunong akong, sa akin, hindi nahirapan yung amo ko magturo magawa ng, ano, ng dough. Kasi, yung family business namin sa Pilipinas is bakery. Ayun. Master baker yung father ko. So, may background ako sa paggawa ng tinapay, guys. Ayun. Magaling ako magmasa at magmakina. Magmasa at magmakina. Ayan. Ayan, guys. Pinino ko lang siya. Ayan. Hindi naman siya sa ormpino, pero kailangan liitan. Kasi guys, pag malalaki itong puti, pag niluto mo siya at na-frozen na, titigas na yan, guys. Hindi na siya maganda. Ayan. Mix lang natin yan, guys. Ayan. Tara, guys. Ayan. Tingnan guys, yung dough. Ayan. Tingnan nyo, guys, napakalambot nung dough niya, oh. Ayan. Sobrang lambot niya, guys. So, ayan. Ayan, guys. Ayan, lambot niya. Hatiin lang natin siya, guys, ha? Ayan. Para hindi siya mag-dry. Ayan. Ang gagawin mo, guys. Lalagyan niyo siya sa plastic. Sa lato, plastic. Ayan. Pag may tira kayo, habang nagagawa kayo nito, balutin niyo muna ito. Ngayon natira, guys. Ayan. Para hindi siya nag-dry, guys. Kasi pag nag-dry na siya, mahirap na siyang i-roll ng ganun, no? Ayan. Para na ako, guys, tan. Nagagawa ng pandesal. Ganito, guys, yung panagawa ng pandesal. Good job. Ayan. Ito, maliit lang, guys, yung pinakang wrapper niya. Ayan.
Teka nyo guys, hindi dumidikit sa kamay ko yung dough. Ayan. Lalagyan niyo siya guys ng harina sa dito sa pinakang likod bago niyo siya ilalagay sa ganito sa pinakang lagayan niya. Kasi para pag ginanong niyo siya guys, tiniklop niyo siya, hindi siya didikit. Ulit-ulit lang. Pero ninipisan niyo lang guys yung pinakang ano niya ha. Yung pinakang tinapay niya. Yung pinakang pabalat niya. Kasi stuck to. Mga 2 weeks to bago maubos. Kapag makapal yung dumo, yung pabalat, matigas siya guys. Titigas siya. Hindi masarap na kainin sa sobrang tigas. Pag manipis lang yung dough, ayun, nagka-crunchy siya. Ayan na siya guys. Ganito pala yung guys. Inilalagay siya sa freezer. Ayan, nakasalansan siya sa tray guys. Kasi ilalagay ko siya sa plastic. Ayan. Ayan, nakasalansan. Inilalagay ko siya sa ganyan guys. Ayan, para kailangan siya maging matigas bago ko siya ilagay. Balutin sa ano? Sa plastic. Ayan. Siya guys, lalagay natin uli siya sa freezer ngayon. Tapos bukas, ililipat natin siya sa plastic. Ayan, para maliit ang space niya. Hindi ko kasi siya pwedeng balutin ngayon guys sa plastic kasi malambot. Magdidikit-dikit yung ano niya, yung dough. Kailangan maging frozen siya guys. Ayan. Guys, frozen na siya. Ayan, binabalot ko na siya sa ayan, sa plastic. Ayan, para ganito siya guys. Lalagay ko siya. Para ilalagay ko sa freezer stock. Ayan, ganyan. Ayan. Kailangan siyang i-frozen, guys. Para pag nilagay mo siya dito sa plastic, hindi siya magdidikit-dikit, guys. Ayan, ayan na siya.